Magandang umaga mga kabisda, pag-usapan natin ngayon ang pagkapariha ni Yoremy Isko at Pangulong Duterte at tatawagin natin itong DDS 2.0 or Dumaguso Diehard Supporters. Bago ang lahat, sa hindi pa po nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, please subscribe now at pakipindot na rin po ang notification bell upang palagi po tayong updated sa ating mga video. Okay mga Iskunyans at mga Solid Duterte Diehard Supporters. Pag-usapan natin kung meron ba talagang pagkapariha si Yoremy Isko at Pangulong Duterte. Okay? So ipipli lang natin itong video background nating mga kabistak. Alalahanin natin ang mga victory ni Pangulong Duterte. So mapapanood ninyo, ang videong ito ay noong meeting de avance ni Pangulong Duterte sa Quirino Grandstand na talaga naman ay dagsa po ito ng maraming supporters at maraming mga Pilipino na lumabas sa kanilang bahay upang sumuporta kay Pangulong Duterte. At talaga naman ay napaka-overwhelming ang suporta na yan mga kabisdak at mga Iskunyans. At naging party po tayo sa ganyang kaganapan dahil ang grupo namin na I Am Duterte Volunteers Group ay ang pinakaunang volunteer group na pumunta dyan at kami po ay nagsilbing advance party at kami po ay nagiging marshal sa ganyang kaganapan na talaga naman ay history po ang nangyayari at napakaraming mga tao na sumusuporta, sigawan at hiyawan. Ngayon mga kababayan ko, kaya-kayang ulitin yan ni Yoremy Isko ngayong 2022 na meeting de avance? Or kaya-kayang higitan pa? Marami kayang mga supporters na mga silent supporters na magsipuntahan sa meeting de avance ni Yoremy Isko gaya sa mga nakikita natin ngayon mga kabisdak at mga Iskunyans. Mga Iskunyans, pagbigyan niyo po kami sa aming content ngayong araw dahil po kami ay Duterte diehard supporters at hindi po namin maiiwasan na ikumpara si Yoremy Isko kay Pangulong Duterte at pwede nga namin itong tawagin na Little Digong si Isko Moreno. So ngayon, pag-usapan natin ang DDS 2.0. Sa katauhan naman ngayon ni Yoremy Isko noong 2016 ay kay Pangulong Rodrigo na DDS Duterte Diehard Supporters. At ngayon naman, 2022 ay sa katauhan ni Yoremy Isko, Dumaguso Diehard Supporters. Ano kaya ang kanilang pagkapariha? Mauulit kaya ang history ng 2016 ngayong 2022? Alam niyo mga kababayan ay hindi po malayong mangyayari iyan. Dahil si Yoremy Isko ay isa ring mayor. At si Pangulong Duterte ay isa rin siyang mayor. At pariho po silang may malasakit sa bayan at may malasakit sa kapwa Pilipino. At hindi po natin yan maitanggi. At totoo po yan, parihong may political will ang parihong mayor ng kanilang mga syudad. Ang Davao City ay talaga naman ay umasinso dahil kay Pangulong Duterte. At ang Maynila naman ngayon ay umusbong at dumami ang mga investors. At talaga naman ay gumanda ang Maynila dahil sa ginawa ni Yoremy Isko. Panoorin naman natin ang kaganapan ngayon. Ito kay Yoremy Isko. Kita mo rin na daming mga supporters ang talagang gustong sumuporta kay Yoremy Isko sa karaban na yun.
Ito naman ay proclamation rally ni Yorme Isko noong February 8. At talaga naman ay kitang-kita niyo po ang buhos ng sambayanang Pilipino at hindi po malayong ikumpara natin ito sa mga motorcade at caravan ni Pangulong Duterte noong 2016. At pwede po natin ikumpara ang dalawa at mayroon po talagang pagkapareha. Tadhana ba kaya ang magdadala kay Yorme Isko sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas? Alam niyo ba na si Pangulong Duterte ang numero niya sa baluta noong 2016 election ay number 3? At ngayon naman, si Yorme Isko ang numero din niya sa baluta ay number 3 din. Parihong-pariho. Parihong mayor na kumandidato sa pagkapangulo at parihong numero sa baluta at parihong letter D sa kanilang mga apelyido, Duterte at Dumaguso. Alam niyo po, talagang sadya ba ito ng kapalaran o tadhana ba ang nag-uugnay sa dalawang magaling na mayor na sila po ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas? At tuloy-tuloy na kaya ang pangitaing ito na si Yorme Isko ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Dahil kung si Pangulong Duterte ay talagang mahal ng masa at naman hindi po natin maitanggi na si Yorme Isko ay mahal din po ng masa. At kitang-kita natin iyan. Pagkatapos ng proclamation rally, ay tuloy-tuloy na nga ang karaban ni Yorme Isko at ganoon pa rin ang resulta. Napaka-overwhelming pa rin ang support ng sambayanang Pilipino kay Yorme Isko. At sabi ko nga sa inyo, matatawag po natin itong DDS 2.0. At ito na nga ba ang isa sa mga susi o palatandaan na si Pangulong Isko Moreno na ang mamumuno ng Republika ng Pilipinas ngayong Hunyo? Mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, yan po ay akin lamang pananaw. At malaya po tayong maghayag kung ano ang nasa isip natin. Basta ako, tayo sa Bisdak Pilipinas ay nakikita natin ang pagkatao ni Pangulong Duterte kay Yorme Isko. DDS 2.0. Duterte diehard supporters noon, ngayon ay Dumaguso diehard supporters. Didiis pa rin ang mangingibabaw ngayong parating na butuhan. At ang magiging presidente ng Republika ng Pilipinas ay didiis pa rin. Ayan mga kababayan ko, malaya po tayong magkomento sa ating video. At huwag po nating kalimutan ngayong halalan ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno, at pangalawang pangulo, Mayor Indaysara Duterte. At isama na rin natin sa baluta si Senator Sal Panalo Panilo number 50. Isko Moreno number 3 sa baluta. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay ang mga Duterte diehard supporters. Mabuhay ang mga DDS 2.0. Mabuhay ang mga Iskonians. Maraming salamat po.